siya. Ito po ay rakyo. Ito po siya, parang puting sibuyas. Gagawin ko po siyang pickles. Parang atsara lang po. Yan. Malinis na po. Na. Ito po malinis na pinutol ko na dito. Hugasan ko ngayon siya. Kailangan siyang hugasan mabuti. Pagkahugas nito, patutuyuin siya, patutuluin. Saka bubudbura ng asin. Eh, ito po 4 na kilo to eh. Ang sarap po nito pagkakagawa. Hinati ko po siya. Lalagyan ko ng asin. Nahihilo na ako sa amoy. Yan. Una ang tubig. I-off ko na po siya. Tapos ito, ilalagay ko na ito. Hindi lang po ako ng hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibang 10 seconds lang kasi kailangan patakbo tuloy ako. Ano ba yan? Yan, palalamigin ko na ito. Crystal sugar. Ayan. Lalagyan ko rin po nito mamaya. Wala na akong oras para magtimpla pa ng suka at asukal. So, ito nang gagamitin kong... Yan, ito. Lalagay ko na po lahat ito. Pupunoy natin siya. Lalagay ko itong... Kusa na lang itong matutunaw. Po, inalis ko yung buto. Ginupit ko. Tapos talay ko dito sa ibabaw. Ayan. Ayan. Thank you. Ito po yung ginawa ko last year. Titikman ko po siya. Ito po, oh, ayan. Crunchy po. Ang sarap. Hindi siya masyadong maasim. Subukan niyo po ito sa sibuyas Tagalog. Pwede rin po. Ito po yung ilamgam. Sibuyas Tagalog po. Maliliit din siya. Ayan, oh. Pwede niyo pong alternative doon sa shallot na ginawa po natin. Next time po, gagawin ko po ito. Ito, nakahanda na ito eh. Mga 1 kilo gagawin ko. Sige po. Bye!